Hi! Good morning! Ito na yung request ninyo na mag-bake naman tayo. Ito, gagawa tayo ngayon ng donut. Mas masarap at mas marami pa tayong makakain kapag tayo mismo ang gagawa. At para naman sa mga naghahanap ng ipangnenegosyo, pwedeng-pwede natin itong ipagkakitaan. Lalo na't napakasarap, madaling gawin. At ito, marami pa tayong flavors na pagpipilian. Sarap ng donut na to at madali pang gawin. Ito, umpisahan na natin. Unahin natin dito yung ating 3 cups ng all-purpose flour, 3 tablespoon ng brown sugar, 3 tablespoon ng powdered milk para mas lalong sumarap yung ating donut. 2 teaspoon, instant yeast po ito. Haluin lang natin itong mabuti. Iwasan lang po nating paghaluin ang yeast at saka salt para umalsa yung ating donut or mga tinapay. Kaya sineparate po natin itong salt, hindi ko muna isasabay para hindi mag-contrast yung yeast at saka yung salt natin. Then, i-combine natin yung 1/4 cup ng hot water plus 1/2 cup ng cold milk. And saka natin ilalagay dito yung salt. And i-mix lang natin ito. Ilagay na rin natin yung 1 egg. Medium size po itong ating egg. And maglagay din po ako dito ng vanilla essence. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. 10 drops or 1 teaspoon ng vanilla flavoring. Then haluin ko lang po ito ng mabuti. Masahin lang natin itong mabuti hanggang sa mag-smooth yung texture nitong ating dough. Meron po akong 1/4 na extra flour dito. Mag-add lang po tayo dito kapag ganitong texture, kapag medyo basa yung ating mixture. Sa mga hindi pa sanay gumawa ng tinapay, talagang mahihirapan kayo pag mano-mano. Kaya mas maganda kapag meron kayong budget, bumili kayo ng bread machine para hindi kayo mahirapan at mas maganda yung outcome ng mga tinapay natin na gagawin. Then, lagay na rin natin yung ating butter. Sa mga wala pang budget para pambili ng bread machine, ayan, tiyagaan lang po natin itong pagmasa ng mano-mano. At masasanay din po tayo nito, lalo na kapag perfect yung nagawa natin na tinapay. And kapag ganito na po ang texture nitong ating dough. Masahin na po natin dito. Para maging soft at sobrang lambot ng tinapay natin, talagang kailangan natin tong masain na mabuti. Yan ang sekreto para maging soft yung ating tinapay or donut na gagawin. Dagdag lang po tayo ng butter dito sa kamay natin kapag medyo madikit pa yung ating dough para hindi tayo mahirapan. Ayan, kapag ganito na, pwede na natin itong i-rest hanggang sa mag-double size itong ating dough. Then, i-rest muna natin to hanggang sa mag-double size itong ating dough. Cover ko lang po ito ng towel para hindi mag-dry yung ating dough. Then, balikan natin to after 1 to 2 hours. Mabilis mag-double size. Lagay natin sa mainit na lugar. O kahit katulad dito, nilalagay ko dito sa aking oven, sa loob ng oven, para mainit siya. Ready na po at nag-double size na po yung ating dough. Ayan, ready na po yung ating dough. Hulmain na natin.
flat lang po natin ito ng konti. Gagamit tayo nito. Then, cover muna natin ito. Then, imemelt naman natin itong ating dark chocolate. Bali, 200 grams po yung ating dark chocolate. Ayan, malapit nang mag-melt ito. May konti pa. Ready na rin yung ating melted chocolate. After 30 minutes, ayan, i-check na natin. Ayan, nag-double size na yung ating donut. Ready na natin itong i-fry. Then, kapag golden brown na to, pwede na natin itong hanguin. Ang sarap po. Ayan, nakagawa po ako dito na 22 pieces. Gagawa din tayo dito ng milk and powdered sugar. Powdered sugar. 2 tablespoons. And maglalagay din tayo dito ng 2 tablespoons din po ng milk powder. Ito i-mix lang mamuti. Once na malamig na po yung ating donut, i-coat na po natin dito. Ayan, di na makapag-antay ang baby, si Mayor. Hi, merienda time! Then, i-dip lang natin dito sa ating dark chocolate. Ready na po yung ating donut! Then, sobrang sarap din po yung ating snow donut. And para mas maganda at may design yung ating donut, maglalagay po ako dito ng Ghana white chocolate. Nag-melt din po ako ng white chocolate dito. Then, lalagay lang natin dito para may design siya. Sobrang sarap.